share ko lang kung ano yung typical routine ko ngayong almost 1 month na rin. So pagkatapos ko umikot sa mga sites para sa tents. So ito ang aking tinetype. Ito yung listahan ng mga ospital. Pag ito yung kulay, ibig sabihin tapos na natin yan. So ito po yan. Medyo marami-rami na tayong natapos ng mga listahan ng ospital. Ito yung may babalikan pa tayo. Kunwari yan, may aircon pa kaming utang dyan kasi nag-request sila ng aircon. So yan po. Ito yung para sa the next day. So, ito yung sa iba. So, ito yung sa mga probinsya na hindi pa natin nahanapan ng suppliers kasi wala pang maghahatid. Medyo matrabaho siya. Tapos, ilis ako rin dito. Ito naman yung yung listahan. Sa EPI, East-West, PayPal. Tapos, yung summer na expenses. Right now, ito na lang natirang budget natin. Pero, natin na hindi po sa tents. Like, ito sa Akla, nagpadala tayo ng mga PPEs and sa Bicol, sa Bataan. Sa mga nag-deliver po sa atin at Tanga City. Ayan po. Hindi ko na po sila iisa-isahin. So, ayan rin po yung nahatidan natin ng mga tulong. So, okay. Nga, okay kayong lahat dyan. Salamat po. Hello again. Donations natin. Hindi po ito kasama sa budget natin sa United We Stand PH. Sa United We Stand PH, ito po ay galing sa mga iba sa donation. Hindi pa po ito kasama. Parang bonus lang po ito. Also, ito po ang listahan ng mga inisyo natin check. Ayan po. At mga yon, iba pa po mga listahan yan. Kami Ana, si Dr. Marit Matix, Ate Jules Rangaya, and of course, my fiancé, si Neil Arce, na kayo na po pala siya high ng high dito sa high ng high dito sa comment. Proud daw siya kasi nag may kanya-kanyang talk. And I'm very, very proud sa mga kasamahan ko kasi wala silang reklamo, wala silang sawa, kahit na anong oras. Every day nagat. Mga comment section, siya rin, siyang gumawa ng email address natin. Siya rin nagpapakain sa amin. Pag walang din akong nakakain, nagluluto, nagpapadala sa amin. Dr. Mariev, syempre sings. So, tatawagan ni Dr. Mariev para i-confirm at tumingin ng contact person, kung ilang tents, kung anong size ng makailangan nila. Yun. Sa Ate Jeunesse, sa mga ibang detalye. Kahit may trabaho, may day job talaga siya pero namumulat lang kami. Tapos kami naman, tagabantay ng ospital,
tagabantay ng donations, tagahanap ng supplier, tapos ako. Siya may pinakamahirap na trabaho kasi matigas ang ulo ko. Siya yung tagasita. Kapag masyado na akong matagal sa isang ospital, masyado na akong makulit. Din sa akin, bilang wala nga kaming staff, siya yung taga-drive ko sa lahat. Wala siyang reklamo. Nung nakaraan, nag-donate siya ng dugo. Hindi niya, wala siyang kamali-malay na mag-donate pala. Dapat siya ng dugo, pero okay, medyo malawag-lawag kasi yung gabi ko ngayon. So, naisipan kong i-share to sa inyo. Medyo nagawa na natin yung pattern. Pero nung umpisa talaga, ayun. Salamat sa inyong support.